no saps informar-se el suat. Hola, po! Sí, no. Hola, po! Para, para, para. Mira, mira, mira. Ara, mira, mira. Hola, po! Hola, que Nafita. Me entiende, po. Hola, Nafita, ¿eh? Això surt sobre el tomàs, però suporta que mal i que no saben. No hi dit, eh, bo? Oh, bo! Així que anà, trobava, va! Eh, kumusta ka naman dyan, Michael? Ano bang balita? Okay ho, takbo ng negosyo dito sa Amerika, Tito Fernando. Good, good. Eh, kamusta naman ang mami mo? Nauna na ho umuwi dyan sa Pilipinas eh. Namimiss ko na nga ho siya. Nakakalungkot dito mag-isa. Eh, si ano nga ho pala? Bien Gabriel, kamusta na? Ayos naman sila. Nagkaroon nga ng party dito kagabi. Dahil sa pagsalubong namin doon sa apo namin ni Magda. Eh, nung huling tawag ko nga ho dyan, nakausap ko si Gabriel. At kinukuha ho kong ninong. Ganun ba? Alam mo, Michael, iba talaga yung pakiramdam na tahimik na ang lahat. Wala ka nang inaalala na kapatid mo na gagawa ng kapahamakan sa mga mahal mo sa buhay. Siya nga ho pala, Tito Fernando. Kaya nga pala ako napatawag, meron akong ipopropose na negosyo sana sa inyo. Eh. Uuwi ho ako dyan para i-discuss sa inyo. Talaga? O sige, kailan ka darating? Interesado ako dyan sa sinasabi mo. Oo, hindi pa ako sigurado eh. Masyado akong maraming inaasikaso dito. Pero kung pwede sana eh, next week na. O sige, basta magpa-abiso ka ha, para mapaghanda namin yung pagdating mo. Sige, Tito Fernando. Sige. Bakit? Nakakap yata ang nagising. Hindi ko kasi. Narinig ang iyak ng baby eh. Ano bang ikinakatakot mo? Inandito naman ako. Huh? Hinihintay kong bawat iyak niya. Bawat tulog na ginagawa niya. Para alam kung andyan pa rin siya na eh. Ano pang ikinakatakot mo? Natatakot ako na baka... Pag nawala ka na ako, baka ikamatay ko na eh. Gusto kong malaman mo na ganyan ang nararamdaman ko nang mawala ka sa akin. Natatakot ako. Pakiramdam ko palagi kong kakabit ng problema. Natatakot ako baka madamay ka na ko. Huwag kang magkalala. Sa dami ng nag-aalaga at nagmamahal sa anak mo, hindi natin nahahayaan na may masamang mangyari sa kanya. Ha? Huh? Naman na. Bilis-bilisan ninyo! Sayang ang araw eh! Bugyo, saan lakad natin? Ako muna. Pagmamatsagaw ko muna yung lugar na yun. At ang kilos ng mga tao doon. Kailan natin gagawin ang plano? Pag-ayos ng lahat, sasabihan ko na lang kayo. Kailangan mo kasama, bossing. Hindi na. Ako na lang. Mahirap na eh. Baka masita pa tayo. Matiktikan pa tayo. Eh, puro mayayaman ng mga nakakaroon. Ako na lang bahala. Bantay yung mabuti yung mga bata, lalo na yung mga bagong recruit. Lalong-lalo na yung batang babae. Hindi maganda ang kutugpo sa batang yun. Bahala na kayo, ha? Mariel,
Dahan-dahan lang sa pagbubuhat, ah. Alam mo naman. Sobra ka naman. Mario, ipasok ko na yung bata. Baka hinaharap niya ni Via. Yan. Kasi pilit na pilit na ilabas yung bata. Alam mo naman, kinakabahan si Via kapag nilalabas yan, eh. E, paano? Hindi na naaarawan tong bata. Tama na yan. Sige na, anak. Ipasok mo na yan. Ipasok mo tayo. Pasok mo. Ingat ka, ha? Opo. Dahan-dahan. Daan lang. Sige, ha? Uy, Michael! Are! Neil! Masa na? Hindi mo man lang pinasabi na darating ka pala. Nasaan buka sana namin? Hindi, biglaan din eh. Kaya hindi na ako lang pagsabi. At saka gusto ko rin surprisahin itong mag-asawa eh. Andiyan ba si Tito Fernando at si Nay Magna? Sayang. Wala si Don Fernando eh. Pero sila Bia nandyan sa loob. Ah, ganun ba? O, ikaw, kamusta ka na? Okay lang. Ama na, pare. Buntis si Mariel. Ano ba? Masaya kami dito, pare. Sana huwag ka nang bumalik sa Amerika. Oo nga eh. Kaya mo, kapag natuloy lahat ng plano ko dito, baka hindi na ako malis. Oh, ano, pare? Pasok na lang. Maraming nangingiti ka rin. Mia! Hello! Hello! Ang gusto na lang bago, Mami. I'm very happy. Ano? Gusto na kayo? Ako, okay lang ako. Naiingit talaga ako sa inyo eh. Lahat kayo may baby na. Eh kasi, ba't hindi ka pa kasi mag-asawa? Ay nako, Mia. Pinag-iisipan ko pa eh. Walang mahanap eh. Walang mahanap sa Amerika, laki-laki noon. Ang dami naman babae siguro doon. Wala kang pili? Hindi, siguro may natitipuhan naman. Pero nag-iisip ako talaga mahirap na magkamali uli eh. Ay, naku. Ay, si Gabriel. Andun sa loob. Tatawagin ko lang, ha? Oo, sige. Sige. Kaya na bahala. Sige, okay, Lynn, wala ba kayong bisitang lalaki dyan kanina? Wala. Ah, baka talagang napadaan lang yun. Laing na nito. Oo. Sunod na buwan. Michael! Laing na, kumain ka na. Luto kita na wala sa Amerika. Laing! Ah, talaga. Talaga mo namimiss ko na yung mga pagkain Pilipino eh. Kaya nga lahat ang inagakain yung mga namimiss ko eh. Karelo! Taka na! Okay naman. Ano sabihan mo? Naku. Hanggang ngayon, nahihirapan pa nga mag-adjust. May jet lag pa ako. Meron pa rin. Oh, halika, kain naman. Halika na, kumain na kayo. Oo, Nay. Ay, naku, naghanda talaga si Nanay Magda ng masasarap na pagkain. Alam mo kami dito, busog lang, busog palagi. Dahil pinaspoil niya kami sa pagkain, pinapataba. Sobra. Lalo na yan si Daddy. Ha? Ah, sobrang spoiled. Siyoy, na naman. Mabawi ako eh. Siyempre lang itong masasarap. Kaya nga natatakot ako para sa mga rin gawin pag-i-spoil ni Nanay sa magiging sa baby namin. Oh. Ako, hindi ka dapat mag-alala dyan. Dahil kami ni Fernando ang bahala sa pagmamahal, kaya naman ni Via ang bahala sa disiplina. Maliwanag. Yun ang mahirap eh. Diba? Naman pala yung magiging inaan ako ah. Ay, sobrang pinsesa. Kumain na kayo, lalamig na eh. Halika na kayo, halika na. Halika na, halika na. Oh, don't cry. Mike. Iiyak eh. Nakakaingit naman kayo. Kaya ikaw naman kasi, ba't di ka pa mag-asawa para magka-baby ka na rin? Ay, naku. Para kasing napakahirap kalimutan yung ginawang panloloko sa akin ni Trina eh. Ay, matagal na yun. Hindi mo pa ba siya napapatawad? Napatawad na. Katunayan, nagkausap kami dalawa sa Amerika. Siguro, natatakot lang talaga ako magkamali ulit. Dapat siguro kapag nag-asawa uli ako, yung siguradong-sigurado na. Sana nga makahanap ka na ng babaeng para sa'yo talaga. Soon, I hope.
Natutuwa naman ako na kinuha ka ni Gabriel. Naninong. Nagulat ka ba? Actually, oo. Nagulat talaga. At least alam ko na ngayon na ibuo na natin ang lahat. Ang nakaraan, kalimutan na natin. Diba? Parang basa. Paliguan ko na ako. Sige. Sige lang. Sige. 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 Eto, nangamuti sa pag-aaral. Pero, alam mo na, kailangan natin magtapos para makatulong kay Daddy sa negosyo. Hmm. Tama-tama. Meron kasi akong proposal. Kaya nga ako umuwi dito sa Pilipinas eh. Hmm. Gusto ko kasi makisosyo sa kanya. Alam mo naman pagdating sa negosyo, bilib ako kay Tito Fernando. Sobra, sobra. Kaya nga ako, takot nga ako eh. Kasi baka hindi ko matupad ang mga inaasahan sa akin. Oo, Gabriel, huwag mong alalahanin yun. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Para ano pa tayo maging magkumpare? Kung ano. Sige, asahan kita. Salamat. Ayan, request mo. Sige, ha? Sige, ha? Maraming salamat po. Okay. Paano ba ito? Hindi na lang magtatagal. Kasi may dapat akong gagawin ng mamaya. Oo. Eh, ikaw na lang bahala mong sabi kay Tito Fernando na babalik na lang ako para dun sa proposal. Ako, sige. Okay? Oo. Sabi mo na sa lahat. Oo, sige, sasabi ko. Parang mag-ingat ka. Maraming salamat ulit. Halika natin ba? Problema ba? Isa. Hindi ko sigurado dito sa saratan to, eh, honey. Tugaw mo naman ako. Itong, itong competence, ano ba ibig sabihin nito, ha? Alam mo eh, di ba? Ano to? Parang kagalingan ng santa ako. Tama? Tama. Hinula mo lang. Tama, tama? Ayaw mo na yan, eh. Talaga? Alaman. Hindi, pero ano napansin ko? Hindi ko talaga competence ng pag-aaral na. Ang hirap-hirap, sobra. Ang dami-dami pang gagawin. Ay, Hi. Oh. Hindi nalang bulit sa akin na kukunin pala si Michael bilang ninong. Oo. Sensei, hindi ko nalang bulit sa'yo, ha? Bakit? Bakit ako may problema ba? Wala. Tutuwa nga ako sa ginawa mo eh. May buon mo lahat sa limot ang nangyari dati. Sigurado ko ba dyan? Eh, baka naman, nung kausap ko siya kanina, may namuong mga alaala na talagang hindi mo malimutan. Ha? Mami, wala! Biro na. Biro na. Bagong ligo. Baka bagong sabon. Matatado kayo, huwag niyo papainitin ang ulo ko, ha? Mainit si Boss. Boss, tagay muna! Pagkakunan ako na. Ako na.
Bakit patingin nga na apo ko? Hmm. Oh, ganda-ganda naman talaga ng apo ko. Ano halik ka? Nakakabutlid. Siguro nagsesedo si Lola, no? Hindi ko muna siya kinisin, no? Kiss ka muna, ha? Hindi, nanak ko. Magbihis ka na, maligo ka na. Baka mamaya matuyuan ka ng pawis sa likod. Huwag ipawisan ako, ha? Inihis na muna ako, ha? Ano ka ba? Pwede ba yun? Sige na. Sige, shower lang ako. Bihis na, ha? So, ikaw na bahala dito. Oh, papasok ka na iyo. So, Dad, mauna na po ako. Oh, sige, ingat ka. Naku, sige pa. Daddy, bago exercise. Oh, sige. Okay, Mariel, ha? Huwag ka magtataba masyado. Nay, mauna na po ako. Okay. Sige po. Naku, nasan itong baby ko? Bibi, bigyan mo kiss. Walang kiss. Dali. Sige. So, ikaw na bahala dito, ha? Oo, bye-bye. Sige. Bye-bye. Okay, sige. Nilo, papatulong, patulong. Ayos lang yan. Tayo na, tayo na. Sir, kayo pala. Magandang umaga. Good morning, sir. Kumusta? Mabuti naman po ako. Oh. Sir, sino pala? Marami pong salamat sa pagtulong ninyo sa problema ko kay Don Fernando. Walang problema ba sa pagbuti mo ng trabaho mo, ha? Opo, sir. Sige, mag-iingat ka. Thank you, sir. Adel, pwede bang bukas na lang? Sige po, sir. Iuwi ko muna pag-aaral mo muna, ha? Sige, salamat. Good morning. Bata. Ay, talaga. Zia, buksan mo. Baby, oh, may regalo tayo para sa akin, to? Hindi, sa anak mo. Sabukan na nga kita. Yun. Pwede ko papunitin mo na. Punitin mo na. Hi. Pambinyag ng anak mo. Pinaghirapan namin itinding yan. Sorpresa namin sa'yo. Ay, ang ganda. Nanagiling. Nakakatawa nga eh. May gamit na yung bata pero wala pang araw yung binyagan. Oo nga pala, Nay. Siguro dapat pumunta na tayo ng simbahan, ano, para makapag-reserve na tayo. Hmm. Kaya lang, busy si Gabriel eh. Ay, naku, edi ako na lang. Sasamahan kita mamaya. Pumunta na tayo para makapaghanda na tayo ng requirements. Tapos makapamili tayo ng magandang petsa para sa binyag. Ha? Oo, sige. Samahan kita mamaya. Siyempre, dapat... Mariel, ha? Sumama ka rin. Dapat espesyal yung binyagan kasing espesyal kasi ang ganda nitong damit na ginawa. Eh, kasi naman yung daddy mo, hindi na pa'y liliing grande yung binyagan na kanya. Unig ka akong pinakamamahal. Ay, ako, sweetie, tingnan mo naman, oh. May dress ka na. Welcome. Uy, naku. Buti ka naman. Pimpi. Bagay sa kanya yan. Oo. Hindi ganyan talaga ang pambinyag. Talagang hinahabaan yan. Oo. Diba sabi ko sa'yo, magpapasabi ka kapag darating ka? Eh, bigla ako kasing naging desisyon ko sa pag-uwi. Kaya nung nakakita ako ng pagkakataon, kinuha ko na ako kagad. Alam mo, excited ako dyan sa plano mo, ha? Alam mo naman na
Pagdating sa negosyo, hanga ako sa'yo eh. At palagay panob ko sa'yo dahil may malasakit ka. At mapagkakatiwalaan. Kaya nga ako nung naisipan ko magtayo uli ng negosyo, kaya ang unang pumasok sa isip ko na maging kasosyo. Sa dami ba naman nung pinagdaanan natin eh. Sa hirap, sa ginhawa, pati na rin yung kasilina. Eh, kaya naman talagang wala na akong masasabi. Hindi na ako nagdalawang isip. Sige, sosyo tayo. Pero gusto ko kasama dyan si Bia. Gaya ng dati, siyempre nahawak ng parte ko sa negosyo niya. Ganda-ganda naman ang batang ito. Siguro maganda rin ang mga magulang, ano? Oo, oh, parang maganda siyang pagwapo. Mahilig kasi ako sa mga bata. Ang gusto ko nga, maraming bata sa paligid ko kasi sila nagbibigay ng kasayahan sa buhay. Alam niyo, totoo yan. Ito ang dinadala ko, pangalawang anak ko na eh. Kasi ako pa nag-aalaga dito sa bibi ng kaibigan ko. Ang ganda-ganda niya. Pula-pula ng putis. Magandang araw po. Natutuwa lang ako sa bata. Napakaganda. Kayo siguro ang ina? Oo, oh, ako nga. Halika na. Pag-iingatan yung batang yan, ha? Bakit? Nakikita ko, maraming hirap dadanasin ang batang yan kung hindi nyo pinag-iingatan. Mawawala ang batang yan sa inyo. Ano pinagsasabi mo? Maraming pagdurusa ang dinaanan ng batang yan. Hindi pa tapos ang kalbaryo. Sino ka ba? Ano bang sinasabi mo? Ako si Brother Joseph. Meron akong kakayanan makakita ng kapalaran ng isang tao. Hindi ko sinasadyang bigyan kayo ng dahilan para mag-alala. Ang sa akin ay nagpapaalala na lang. Magandang araw sa inyo. Siya ako pala. Paano ba magiging setup natin sa negosyo? Hindi, 50-50 ang hatihan natin. Pera lang sa akin, pero si Mia pa rin nahawak ng negosyo. Dad. Oh. Hi. Gusto na. Pahinga ko muna ako, tsaka magpaprep ko muna ako. Oh, sige. Tsaka pagod ako eh. Oh? Sige. Pagod ka nga eh. Excuse lang ha. Fernando, paano si Gabriel? Nag-aaral pa si Gabriel eh. At nagtatrabaho pa sa opisina. Hindi naman sa minamaliit ko ang kanyang kakayahan. Pero palagay ko, hindi po niya kayang pasukin ang negosyo. Paano na ating sasamig kay Bia? Ako na bahala kumausap sa kanya. Ayusin niyo yan.
Ano ang gagawa mo dyan? Mungin ko nga dyan. Ako matayin mo. Ano boss? Nagbago na ba tayo ng business? Hindi na ba tayo sindikato ng magpulubi, kundi bayang punan? Pare, kahit anong laki ng katawan mo, hindi ka na macho. Magiging yayo ka na. Mga gago! Yan ang sinasabi ko sa inyong plano ko. Eh, kailan mo na matutuloy ang plano yan? Malapit na. Malapit na. Kailangan maging maayos ang lahat. Dahan-dahan, unti-unti, maingat-maingat. Isasagawa natin ang plano ko nang walang palpak para wala tayong sabit. Eh, boss, gano'n ba kalaki kapalit niyan? Malaki. Big time. Hindi na natin kailangan pagtsagaan ng mga bariyang inaabot sa atin, mga batang yan. Sinisiguro ko sa inyo yun. Sino yan? Hi. Hi, honey. Kumusta ka? Okay. Oh, sabi doon ng katulong, napadaan ka daw sa simbahan kanina. Oo, pumunta na kami ni Nanay Magda para magpalis na para sa binyag. Ah, sa binyag. Mabuti, mabuti. Alam mo, may nakilala kami ng isang psychic priest. Hindi maganda yung ulan sa baby natin. Olivia, ayang ka na naman. Ayang ka na, nagpapaniwala ka naman sa mga hula na yan, tapos hindi ka naman mapapalagay. Alam mo, dapat, hindi mo na pinapansin ang mga yan eh. Oh, ikaw nga pala. Oh. Ba't umuwi ka na? Nandito ka na. Ah, eh, eto. Mga papeles. Eh, magpapatulong sana ako eh. Kasi, ito mga papeles, kailangan ng pirmahan. Problema mo, wala akong naiintindihan eh. Kaya, ayaw ko mapasukan isang bagay na hindi ko naiintindihan. Kaya, kung pwede sana, tulungan mo ako. Tama naman yun eh. Baka na, patingin. Eh, patulong ako ah. Ito, marami pa to eh. Ayan oh, kailangan na pirmahan to eh. Ay, siya nga pala. Nandiyan pa ba si Margaret sa baba? Laling ba siya dito? Oo. Oh, kanina, naabutan ko siya. Tapos nasa may bilyaran siya, nag-usap siya ng daddy mo tungkol sa pagsosyo sa negosyo. Eh, gaya ng dati, kaya daw ni Michael na magpapatakbo. Hmm. Lang. Kami? Pwede nila lang kayo. Baka daw hindi ko pa kayanin eh. Eh, total, tama naman siya. Eh, kung ito nga papeles eh, kailangan ko pang iwi para na ito pa sa'yo. Ano pa yung negosyo, di ba? Ay, ako, mukhang hindi na ako matutulog, honey. Sobrang dami ko lang pirmahan, lang basahin. Kumain ka naman. Ayokong kumain, ikaw na lang. Sabihin mo. Ikaw naman, oh. Aba. Hi, Dad. Hi, Nay. Ikaw, kumain ka, Ina. Nak, gusto mo ako. Daddy, balita ko na nakikipag-sosyo ka daw kay Michael sa negosyo. Oh. Diyos! Ma? Sige. Oh. Sasabihin ko pa nga lang sana sa iyo eh. Na akong panghahawakin mo ng business? Oh, paano mo nalaman? Narinig ng asawa ko. Mabuti na lang, mabait ang asawa ko. Innocent enough para hindi siya ma-offend, hindi siya ang panghahawakin na ng business. Anak, hindi siyang minamaliit ko kakayahan ng asawa mo. Pero, negosyo yan eh. Kailangan dyan ng expertise. At saka, isa pa nag-aaral si Gabriel. So, maybe in time, ha? Dad. Ano naman eh, siyempre, nire-respeto ko si Gabriel bilang asawa ko, di ba? Bilang head of the family.
Gusto ko siya ang hawak ng negosyo. Andun lang ako para supportan siya. Hindi kaya mahirapan na? Hindi naman siguro. Anong mahirap sa asawa ko, Dad? Hayaan mo, tutulungan ko siya. Diba, Nay? Mm-hmm. Pag-iisipan ko muna, Iya. Dad, hey. Pag-iisipan ko muna, ha? Please? Anak, isipin ko muna. Okay? Kain muna kayo. Diyos muna. Amen. Maganda. Wala naman akong masamang intensyon eh. Alam ko. Yung nagmamahal yung tao, anong magagawa? Sige na, kumain ka na. Sige na. Ikaw? Ayoko talaga. Sigurado ka. Michael! Mukhang masaya ka. Saan ang galing? Galing ako kala Tito Fernando eh. Umayag na kasi siyang kasosyo sa akin sa negosyo. Paano yan? Anong balak mo? Pwede siguro dito muna ako sa Pilipinas. Michael, sana nga ang talagang dahilan ng pag-uwi mo dito sa Pilipinas ay dahil nga sa negosyo. Ba't niyo na naman huna sabi yan? Baka mamaya si Bea pa rin ang dahilan. Ba, may asawa na yung tao. May anak na. Kaya pwede tigilan niyo na yan. Sana nga, iho, naiisip mo yan. Dahil kung hindi, malaking gulo yan kapag hindi ka totoo sa sinasabi mo. Fernando, kanina meron kaming nakilalang pare ni Bea sa simbahan. Naabutan namin siya na nilalaro ang bata. Oh. Apektuhan ako dun sa mga sinabi niya. Bakit? Ano ba sinabi niya? Sinabi niya, naingatan daw mabuti ang bata at posibleng mawalay. Sinabi rin niya, na magdaranas daw ng hirap ang batang ito. At ang pinaka nakakagulat sa mga sinabi niya, marami raw masasamang karanasang inabot ang bata at hindi rito magtatapos ang kalbaryo niya. Baka naman sira ulo ng taong yon. Eh bakit yun ba yung nilalapit yung apo ko doon sa ganong klaseng tao? Mukhang hindi naman. Mukhang matino naman at nasa tamang pag-iisip. Fernando, paano kung magkatotoo yung mga sinabi niya? Ikaw naman kung ano iniisip mo. Alam ba, mas apektado ako doon sa ginagawa niyo nilalapit niyo yung apo ko doon sa kung kanin-kaninong ganong klaseng tao. Susunod mo yun ang gagawin niyo, na? Ganun lang? Wala nang iba? Shirley, Rafael! Uy, Mia! Naku! Kapal! Buti naman na panalaw kayo! Mia! Oh, pata dito kayo sa labas. Eh, kasi naninigarilyo ko eh. Bawal sa loob yung anak mo. Oo nga. Eh, buti na padalaw nga pala. Eh, kasi itong si Rafael, walang magawa. Nagyayamanood ng sine, tapos yun nga, gusto ka raw niya makita pagkatapos. Ay, sweet niya naman dalawa. Parang hindi na kayo mapaghiwalay, ano? To think that, halos magpatayo na kayo. Sobra ka! Pero alam mo, there's one thing na gawa si Lina para sa akin. Maganda.
Naayos niya lahat sa amin ni Mama. Ito naman naging best friends pa. Oo nga, tama naman. Ay, alam niyo, tamang-tama yung pagdating niya dahil kakausapin ko sana kayo. Kukumpirmahin ko lang na kayong dalawa ay magiging ninong at ninang. Kung pwede sana, sabihin niyo. Wow! Oh, of course! Of course! Teka muna. Ano pa doon, ninang? Ikaw talaga. Wala ka kung gawin kung di asa rin ako. Ay, naku. Carmen, kamusta na? Oh, buti naman. Beta. Okay naman. Best friend na rin kayo, ah. Oh, direct naman po. Oh, sige. Excuse me lang, ah. Hello? 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 Pinariringgan ko ng mga kantang pambata. Parang lalabay. Teka muna. Wala kayang connection yung pinagpadala ng patay na pusa sa nanluloko sa'yo ngayon? Bata? Ha? Wala sa akin. Wala kasi sa nursery eh. Anong wala? Hindi pwedeng wala doon. Iniiwan ko lang doon eh. Hanapin yung anak ko! Bakit ganun naging reaksyon mo kanina? Safe naman ang baby natin dito sa bahay. Bakit mo iisipin na mawawala siya?
Lalo na, may nagpadala ng patay na kuting dito. Hanggang sa may tumawag sa akin. Kanina, nagpapatugtog siya ng mga kantang pambata. Tawag ko pero pakiramdam ko kapil. May nangyayaring masama sa anak natin. Alam ko na kung saan galing ang takot mo. Doon sa payang nabula sa'yo sa simbahan, ano? Isa pa yun. Isa pa yun na dumagdag sa takot ko. Bakit mo hahayaan maapektuhan ka sa sinasabi ng ibang tao? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Nandito ako. Hindi ko hahayaan may masamang mangyari sa mga mahal ko sa buhay. Lalo na ikaw at ang baby natin. Bakit ayaw magtiwala sa akin? I'm so sorry. Sa palagi ko, hindi ka dapat sa akin mag-sorry. Sinaktan mo yata ang damdamin ni Maria. Alam mo, Via, itong mga taong ito, nandito sila dahil nagmamalasakit sila sa atin at sa baby natin. Kaya hindi mo dapat sila pinagsasabihan ng ganun. Kaya, talaga naman magsasorry ako kay Mariel eh. Dito ka lang, sa araw na yan. Ano ginagawa mo rito? Oo, wala po. Ako ba pinabantayan mo? Hindi po. Eh, ano ginagawa mo rito? Wala po, alis ako. Sige, trabaho ka. Sorry para saan? Napagtaasan kita ng boses. O naman kung masasakit ang sinabi ko sa'yo. Wala yun. Pero sana, huwag mo akong pag-isipan na hindi ako nagmamalasakit sa anak mo. Kasi, mga bata pa tayo, ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan. Kaya ganun na lang pagmamahal ko sa'yo. Ganun sa anak mo, siyempre. Alam ko naman yun, Mariel, eh. Ang dami na natin pinagsamahan. Ikaw yung best friend ko mula pagkabata ko pa lang. Layo ka nandiyan para sa akin. Pag naghihirap ako, maraming problema. Kaya nga napili kitang maging isa sa mga ninang ng anak ko. Kung sana umayag ka. Ako? Ninang? Oo naman. Ba't naman ako hindi papayag? Ang parang papayag ako, di ba?
Salamat, Mariana. May isa pa akong gusto kong tanongin sa'yo. Okay lang ba yung kinuha ni Gabriel si Michael bilang ninyo? Hindi ba parang nasiwa naman dahil sa mga nangyari sa amin dati? Si Gabriel na mismo ang kumuha kay Michael. Ibig sabihin, wala na sa kanya yung nakaraan. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Tulungan na kita. Oba, bakit gising pa kayo? Naku, Ivo, may babalita ka sa'yo. Mabuhay. Ano yun? Alam mo, kanina nagsisiyahin ko. Meron akong nakilalang makakatulong sa business mo. Kaedad mo rin siya at mukhang magaling. Eh, kinuha ko nga ang calling card niya eh. Sabi ko, tatawagan mo siya. Nag-set na rin ako ng appointment para magkakilala kayo. Sino na naman yan? Eto, kinuha ko nga yung calling card. Ayan. Janice de los Reyes. Ama ito ah. Oo. Maganda, matangkad, naku parang model. Bagay na bagay kayo. Ayan na naman kayo, May. Mira na naman yung pakikialam nyo. Gusto niyo naman maulit yung nangyari sa amin dalawa ni Trina. Kagagawin nyo yun eh. Eh, hindi naman business meeting lang. Eh kung magkakagustuhan kayo, eh wala na ako doon. Kailan ba to? Lunch date, Sabado. Hindi pwede. Binyag ng anak ni Lavie eh. Kinuha nila akong ninong. Kaya mabuti pa, i-cancel nyo na yan. Huh? Ayaw mo lang dahil kay Bea. Ma, ano naman gusto niyong palabasin? Aminin mo na, Michael, basta pagdating kay Bea, lahat gagawin mo. Kaya ka umuwi ng Pilipinas nang dahil sa kanya. Wala ka ng interes sa kahit na sinong babae dahil si Bea pa rin ang mahal mo. Ma, bakit ba kayo nag-iisip ng ganyan? Sa tingin niyo ba, sisirain ko yung magandang pagsasama ni Bea at ni Gabriel? Alalahanin mo, anak. Ina mo ako. Kung kaya mo magsinungaling sa sarili mo, hindi mo kaya magsinungaling sa akin dahil kilalang kilala kita. At alam na alam ko kung anong nararamdaman mo. Si Bea pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. At kung alam mo kung ano makakabuti sa'yo, umiwas ka na ngayon pa lang. Ano, Rafael? Reasons ba? No, nothing to worry about. Tawag dyan, Rosiola. Tigtas hangin, mawawala rin yan. Gagaling ba siya hanggang ganyan? Hindi ba siya nabibinyagan? Magaling na siya. Pero Gabriel, you relax. Napapansin ko, medyo edgy ka eh. Oo nga eh. Gusto ko sana mag-sorry sa inyo ni Shirley. This past few days, grabe talaga yung behavior ko eh. Naintindihan ko. Siguro kung ako yung may baby, ganun din ang reactions ko. Ano? Ba't natatawa? Ano? Wala lang. Natatandaan mo ba, Rafael, nung nag-propose ka sa akin dati? Napakalanan ka. Eh kung nagkatuluyan kaya tayo, tumuho ako. Ano kaya magiging buhay natin, Bill? Mano mo, masaya din tayo. Mano natin, mga baby din tayo ngayon. Talaga, malabiyo ko masyado. Pero, you know, I can see you're happy. And I'm very happy for you. You deserve all the happiness in the world. Salamat. Alam mo, Rafael, masaya-masaya ako.
Napakabait ang asawa ko. Mahal niya ako at mahal na mahal ko siya. Napakaganda ng anak ko. Nakasama ko na rin ang anak ko na hindi ko nakapili ng 19 na taon. Wala na akong nangihilig pa. Pusing, nandito na sila. Alam na ba nila ang gagawin nila? Atyogi na, boss. O, magtipo mo na kayo. Huwag sa loob. Doon, ayusin niyo lang doon, ha? Pakitali lang sa mga sinilya. Tim! Yung mga templa kong pagkain, hindi niyo ginalaw, ha? Nakaayos? Nakaayos ng lahat. Gusto ko kasi ako magluto, ha? Para masarap. Hayaan mo na ako. Ikaw talaga, ikaw ang lola. Kailangan maganda ka sa binay na apo mo. Ito na, hindi ba ako maganda? Magandang maganda na. Pero mabayaan mo na ako dito. Magtiwala ka sa akin. Sanay ako dyan? Agda! Oh, Fernando. Ano ba kinagawa mo rito? Eh, nag-aasikaso. Alam mo naman ako, hindi ako sanay nung may okasyon pagkatapos hindi ako ang kikilos ng lahat. Excited ka lang sa binyag ng apo natin eh. Hoy, tingnan mo na yung mga bata. No? Baka hindi pa nakaayos, mahulil tayo. Sige. Halika na. At, tinding ha. Ah, sige, sige, bahala na. Basta sa pagkain ng timpla ako ha. Ah, sige. Stephanie Magdalene Herrera Maglayo. Ngayong araw na ito, magiging Kristiyano ko na. Ngayong araw din na ito, mapapasakit ka. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay siya di ang nakapagtataka ang bawat sandali.